Hello mga boss, ang gagawin natin ngayon, tuturuan ko kayo paano mag-connect ng mixer to amplifier. So tuturuan ko kayo paano natin i-connect ang ating mixer dito sa ating amplifier. So bago natin umpisaan yan mga boss, kung bago pa lang kayo dito sa channel na to, please subscribe and hit the notification bell para sa susunod na mga video ang gagawin natin, ma-notify kayo. So ayan mga boss, bago tayo magsimula, so ipapakita ko muna sa inyo yung magagamitin natin mga jack. So meron tayong ditong XLR to RC plug. Ayan, kung nakikita nyo, yung XLR na gagamitin pala natin dito ay yung female, yung may butas. So ayan siya, XLR to RCA plug. Pagkatapos, meron din tayo dito na RCA plug to RCA plug. Ayan, kung titignan nyo, same sila. Magkamukha lang dito sa dulo. Hindi kamukha to. Magkaiba. So, pagkatapos, meron din tayong RCA plug. Ayan, to baby jack. And then, meron din tayong RCA jack to PL55. Mono. Mono to mga boss. Kung nakikita nyo, ayan, isa lang yung guhit nya. Ibig sabihin, kapag ganyan, mono. So, yan yung mga gagamitin natin sa pag-connect sa ating mixer to amplifier. So, ngayon, umpisaan na natin mga boss. So, una, itong ating XLR to RCA. So, i-connect na natin to. Kung nakikita nyo, ayan, ito yung ating XLR female. So, i-connect natin to dito sa ating mixer. So, kung nakikita nyo, ayan yung ating XLR, hawak natin. So, i-connect natin to dito sa, kung titignan nyo, ayan, may nakikita kayong stereo out. So, yung ating mixer, ito yung pinaka-output nya. So, ito yung output ng ating mixer. So, ayan, meron siyang XLR. So, itong ngawak nating XLR, dito natin i-connect, ayan. Dito sa ating, basta tanda nyo, output, stereo output, sa output ng mixer. Doon natin i-connect itong ating XLR. So, titignan nyo, ayan, female yung hawak natin. Ito, male. So, i-connect natin to, ayan. Simple lang naman ilagay ito mga boss. So, yun. So, ngayon, lalagay naman natin yung kabila. So, yung isa naman yung i-connect natin, ayan. So, dito rin mga boss. Ayan. So, kung napansin nyo, ayan, naisaksak na natin yung ating XLR dito sa ating stereo output ng ating mixer. Basta tanda nyo mga boss ha, output. Ito yung output kasi ng ating mixer, yan, yung apat na yan. Itong dalawa na yan, tsaka ito. So, dito, kung gusto nyo mag-X ng output, gagamit kayo ng PL, yung pinakita ko sa inyo mga boss. So, ito yan. So, ito mga boss. Gagamit kayo ng ganyan. Kung wala kayong XLR, pwede rin naman yan. Tapos gagamit lang kayo ng RCA plug. So dahil meron naman tayong XLR, ito na lang yung gagamitin natin. Kasi mas better mga boss, kapag meron kayong mixer, mas magandang gamitin itong mga XLR. So ayan, bali na-connect na natin yung ating XLR dito sa ating mixer. So pagkatapos natin may connect itong ating XLR, itong dulo nya, itong RCA plug, i-connect naman natin to dito sa amplifier. So bali yan sya mga boss, kung nakikita nyo, hawak natin yung RCA plug, yung dulo nito, eto sya, yung mga XLR, yan yung dulo nito. So ipapasok natin to dito sa input ng amplifier. So kung titignan nyo yung likod ng amplifier nyo, meron mga input. I-connect natin to dito sa ating amplifier. Sa likod niya, ayan, meron siyang CD, tuner, disc, auxiliary video. So, ilalagay natin to sa auxiliary. So, ayan siya. Ayan. Bali, left and right, mga boss. So, kung titignan nyo, ayan siya. I-connect natin tong ating RCA plug dito sa auxiliary. So, ayan, mga boss, kung nakikita nyo, na-connect na natin yung ating XLR to RCA plug. So, recap natin. Kung titignan nyo, yung ating XLR, i-connect natin dito sa ating mixer. Ayan. Ito yung ating mixer. Kung titignan nyo, ayan. I-connect natin yung ating XLR dito sa output
ng ating mixer. Pagkatapos yung dulo nito, ipinasok natin, ayan kung titignan nyo, pinasok natin dito sa ating amplifier na auxiliary, ayan sa input. Input yan mga boss, basta yung mga CD na yan, CD, tuner, disc, auxiliary, video, mga input yan. Kung napansin nyo mga boss, yung ating RCA plug, i-kinonect natin dito sa ating auxiliary. Kung nakikita nyo yung mga CD na yan, CD, tuner, disc, video, so kahit alin naman dyan, pwede naman yung ilagay yung inyong mga RCA plug. So pwede rin naman dito sa CD, ayan, sa tuner, pwede rin. Nakadepende na lang sa inyo yan mga boss. Basta yung mga nakikita nyo yan, mga CD, tuner, disc, auxiliary, video, mga input lahat yan. So kahit alin dyan, pwede nyong ipasok tong mga RCA plug natin. So ako gagamitin ko auxiliary. Nasa sa inyo na lang yan mga boss kung sa inyo gustong ilagay yung inyong mga RCA plug dito sa inyong amplifier. Sa likod kasi ng mga amplifier, kung integrated lang naman yung mga amplifier nyo, panigurado mayroong mga CD yan, CD, tuner, auxiliary. Kadalasan yung tatlo na yan, yung tatlong CD, tuner, auxiliary, yung mga integrated na amplifier, asahan natin meron yan. So nakadepende na lang sa inyo kung saan nyo isasaksak tong inyong RCA plug. So ako, sinaksak ko, ayan kung nakikita nyo, dito sa auxiliary. Tapos na natin may connect yung ating XLR to RCA. So ngayon, i-connect naman natin yung ating signal dito sa ating mixer na input. So kung nakikita nyo, input 1, input 2, 3, 4, 5, 6. Ito kasing mixer na gamit natin mga boss, 6 channel siya. So kung nakikita nyo mga boss, itong ating mixer, kung nakikita nyo, ayan, meron siyang number na 6. Kung bibilangan natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan yung mga input ng ating mixer mga boss. So ayan, ilalagay na natin yung ating signal input. So ang gagamitin naman natin dito na jack natin ay itong ating RCA plug to baby jack. Ayan, kung nakikita nyo, yung dulo nya, ayan, RCA plug to baby jack. So ngayon, i-connect natin to, i-connect natin to dito sa ating mixer. So kung napapansin nyo, ito yung ating mga input. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kung napapansin nyo, yung ating mixer, gumamit siya ng XLR female. So paano ba natin mailalagay ito, maikokonek dito sa ating mixer? Kung nakikita nyo, ganyan yung input niya. Hindi naman natin mailalagay dyan mga boss. Maluwang. So may paraan dyan mga boss. Ito yung paraan dyan. So dito natin magagamit tong ating RCA jack to PL55. Kaya kung nakita nyo meron tayong ganito, ito yung gagamitin natin para itong ating RCA plug may connect natin dito sa ating mixer. Ayan, kung napapansin nyo, ayan, meron siyang RCA jack. Tapos meron siyang PL55. So, titingnan nyo, ayan. So, ayan. Kaya gagamit tayo ng ganito para itong ating RCA plug may connect natin dito sa ating mixer. So kung napansin nyo, ayan siya, na-connect na natin yung ating RCA plug dito sa ating mixer dahil dito sa ating PL55. Kung napansin nyo, ayan siya mga boss. Ayan. Parang extension lang siya. Ang pangalan pala nito mga boss, RCA jack to PL55. Mono. Mono yan mga boss. Meron naman stereo na ganyan pero mas maganda sa mixer. Base sa experience ko, mas magandang gamitin yung mono, hindi yung stereo. So, ganyan yung bibili nyo mga boss. Mas magandang gamitin to. So, ayan. Ilagay natin ulit. Tapos, ipasok natin dito sa mixer natin na input 1. So, ayan. Kung napapansin nyo, yung isang RCA plug natin, nilagay natin sa input 1. So, yan yung input 1 natin, yung 1 na yan. Input 1 yan. Pagkatapos, yung
kabila naman nung RC plug natin, nilagay natin dito sa input 2. So ayan. Napapansin niyo mga boss, ayan siya, na-connect na natin. Pagkatapos after niyo ma-connect yung ating RCA plug dito sa mixer, ayan. Yung dulo naman niya, ito yung signal na gagamitin natin. Depende na lang sa inyo kung anong gusto niyo gamitin na signal. Pwedeng cellphone or laptop. So ako, dahil wala akong cellphone na pangkakabitan nito, dahil ginagamit natin sa pagbablog, so gagamit na lang tayo ng laptop. So kukunin lang natin yung ating laptop. So ayan mga boss, ito yung ating laptop. So itong ating baby jack, i-connect naman natin to dito sa ating laptop. So ayan, ito yung gagamitin natin na signal. So ipapasok natin to dito sa ating laptop. So ayan. So ayan mga boss, na-connect na natin yung ating RCA plug dito sa ating laptop. Yung RCA plug na yan, yung dulo niya, ayan, kung nakikita nyo, pumasok siya dito sa ating laptop. Ayan, dito. Pumasok siya dito sa ating amplifier. Dito sa ating auxiliary. Pagkatapos, ito naman RCA plug natin, pumasok siya dito sa ating mixer na input. Ayan, kung nakikita nyo, input yan, mga boss, mga input yan. Input 1, tsaka dito sa input 2. Pagkatapos, pumasok siya dito sa ating, ayan, pumasok siya dito sa ating laptop. So, ganyan lang, mga boss. Pagkatapos, after natin may connect yung dalawang jack natin na cable, so, ngayon, ipapower on natin yung ating mixer at yung ating amplifier para malaman natin kung tutunog ba siya, kung tama ba yung pag-connection natin dito sa ating mixer to amplifier. Ipapower on natin yung mixer tsaka amplifier. So gawin na natin. So ngayon ipapower on na natin yung ating mixer at itong ating amplifier. So ayan. So bago pala yan, kung napapansin nyo, ayan yung ating amplifier, nilagay na natin yung kanyang mga speaker. Ayan, ito yung ating mga cable wire na speaker. Kung susundan natin yan, ayan yung gagamitin natin mga speaker. So, nakakonnect na yung ating mga speaker. So, pagkatapos, after natin may connect yung mga speaker, ipapower on na natin yung ating mixer. So, ipower on na natin yung mixer natin. So, yung power on ng mixer natin ay nasa likod. Kung titignan nyo, ito yung ating power on dito sa ating mixer. So, ipower on natin. So, yun. So, pagkatapos natin may power on yung ating mixer, so yung amplifier naman. Ayan. So, ipower on natin. Itignan natin. So, ayan yung amplifier natin. Kung titignan nyo, ayan, nakapower na siya. Nakailaw na yung indicator light niya, kulay red. Ngayon, hindi pa totally nakapower yan mga boss. Naka-standby pa. Naka-standby pa yung ating amplifier. So ngayon, ipipress natin tong ating standby para magpa-power na yung ating amplifier. So ipipress natin mga boss. Kung titignan nyo, ipipress natin. Kapag pinress natin yan mga boss, magkukulay blue yung ilaw niya. So tignan natin. So yun, kung nakita nyo, nagkulay blue. So ibig sabihin mga boss, naka-power on na yung ating amplifier. So kung titignan nyo rin mga boss, meron siyang ilaw dito. Ayan, kung nababasa nyo, naka-CD siya. So kailangan mga boss, itong RCA plug na yan, kung napansin nyo, sa auxiliary natin isinaksak yung ating RCA plug. So kailangan pagdating dito sa harapan ng amplifier, iset nyo rin mga boss dito sa auxiliary. So yan. Kasi mga boss, kapag hindi nakaset sa auxiliary ang inyong amplifier, kahit anong setup nyo, hindi lalabas yung tunog. Kailangan kung saan kayo nagsaksak ng RCA plug dun sa likod ng amplifier, iset nyo rin dito sa harapan ng selector nyo kung saan nyo sinaksak. Tulad nito, sinaksak ko yung RCA plug natin sa likod ng amplifier sa auxiliary. So kailangan iset natin yung amplifier natin sa auxiliary. So tandaan nyo yan mga boss. So ngayon itatry natin kung tama ba yung ginawa natin. Magpiplay tayo ng music, titingnan natin kung lalabas ba yung tunog niya.
Siya nga pala mga boss, pasensya na pala kung medyo maingay yung video natin. Nagbablog tayo ngayon dito sa room natin. Puta edi wow! Kasi dun sa paggawaan natin, medyo mainit. Kaya dito tayo nagbablog ngayon. So pasensya na kung medyo maingay. So ipapakita ko pala sa inyo kung ano yung maingay na yun. So tignan nyo yung camera natin. So ayan. Tara. So yan yung maingay mga boss. Nakabukas kasi yung ating refrigerator. Gago! Kaya medyo maingay. So pasensya na mga boss. So balik tayo. So ayan mga boss, balik tayo. Ayan, kung napapasin nyo, ayan, naka-power on na yung ating mixer. Pagkatapos, itong ating amplifier, napapasin nyo, naka-power on na rin siya. So ngayon, gagawin natin, magpa-play tayo ng music. Titignan natin kung lalabas ba yung tunog niya, kung tama ba yung ginawa natin. So ngayon, umpisa na natin. So mag-aanap muna tayo pala ng music. So magpa-play tayo ng music. So ngayon, after natin ma-ready yung ating music, yan, dito sa ating laptop. So, siset natin yung ating mixer. So, una, yung ating main, left and right, i-volume natin. So, i-volume natin yung left and right natin na main. Pagkatapos, itong ating input, yung high, standard setup natin, mga boss. Ayan. So, standard setup natin. Pati yung bass at saka mid. So, ngayon, ayan, naiset na natin yung ating mixer. Kung nakikita nyo, naka-play na yung ating music. So, ngayon, bo-volume natin. Titignan natin kung lalabas ba yung tunog. So, i-volume natin. So, ayan, mga boss. Initiating sound check. Preparing and initiating bass test. Bass. So maliliit lang yung gamit nating speaker mga boss, ayan. So ayan mga boss, kung napapansin nyo, tumunog siya. Ibig sabihin mga boss, yung ating ginawa, yung pag-wiring dito sa ating mixer to amplifier, okay mga boss, walang problema. So ganyan lang yung pag-connection dito sa mixer to amplifier. Napakasimple lang mga boss. Ayan, kung titignan nyo, ayan, yung ating XLR, sinaksak natin dito sa ating mixer. Dito sa output, ayan mga boss, kung napapansin nyo, out. Yan yung mga output ng ating mixer. Yung dalawa na yan, tsaka ito. Tapos, itong XLR natin, pumasok siya dito sa ating, ayan, amplifier. Dito sa input naman ng amplifier. Ayan. Pagkatapos, itong ating RCA plug, pumasok siya dito sa ating mixer na input channel 1 and 2. So, ayan. Tapos, yung dulo niya, ayan, pumunta siya dito sa ating laptop. So, ito yung ating signal, yung ating laptop, pumasok siya dito sa ating mixer 1 and 2. So, ayan, ganyan lang mga boss, napakasimple lang gawin. Ito palang jack na to, ang purpose nito mga boss, ayan, papagita ko sa inyo. Ayan siya. Halimbawang, i-off muna natin yung music natin. Halimbawa, wala kayong ganito na XLR, tanggalin natin. I-off muna natin yung mixer natin. So, ayan. Halimbawa mga boss, wala kayong ganito. Pati dito sa amplifier, tanggalin natin. Halimbawa mga boss, wala kayong ganito na XLR to RCA plug. Pwede nyo naman gamitin to mga boss. Itong RCA plug natin. Kahit wala kayong ganito. Basta meron lang kayong
RC Jack 2 PL55. Ito, meron lang kayong ganito mga boss. Pwede nyo lang gamitin tong RC plug na to. So, i-try natin para makita nyo. So, una, itong dalawang, ito na lang gagamitin natin. Kasi tatlo to mga boss. Ayan, meron siyang kulay pula. So, ito na lang. Yung blue tsaka green. Isasaksak natin to dito sa amplifier. So, dito rin sa auxiliary. So, ayan. Tapos, itong dulo niya, ayan, yung red tsaka green, sasaksak naman natin to dito sa ating mixer. Kung mapapansin nyo, itong ating mixer, wala siyang saksakan ng RCA jack. So, hindi natin pwedeng saksak to dito sa output ng ating mixer. Ito yung gagamitin natin mga boss. Itong RCA jack to PL55. Para itong ating dalawang jack na to, may saksak natin dito sa ating mixer. So, kasi kung titignan nyo, ayan siya, hindi natin pwedeng saksak tong RC natin dito sa mixer. Kasi nga, hindi naman RCA jack itong paglalagyan natin dito. So, ito yung gagamitin natin mga boss para magamit natin to. So, kung titignan nyo, ito yung ating RCA jack to PL55. So, itong RCA to PL55 natin, dito natin magagamit yan mga boss. So, kung titignan nyo, ito yung ating RCA plug. Ayan. Sasaksak natin dito sa ating RCA plug. So, sasaksak natin mga boss. Ayan, kung titignan nyo, ayan siya. Sasaksak lang natin dyan. Pagkatapos, ipasok natin dito sa ating mixer. Dito naman natin gagamitin mga boss. Ayan. After natin may lagay yung isa mga boss, ito naman kabila. So, ito naman yung ilalagay natin. So, ayan siya. Ilalagyan din natin ng RCA jack to PL55 adapter. So, ayan. Sasaksak lang natin dito sa RCA plug. So, ayan siya. Ayan. Pagkatapos, ipapasok natin to, ikukunak natin to dito sa ating mixer output. Ayan. Dito naman sa kabila. So, kung napapasin nyo, nagamit na natin tong ating RCA plug dito sa ating mixer dahil dito sa ating RCA jack to PL55 na adapter. So ayan siya. So kung titignan nyo, ayan siya. Balik natin. Ayan. Ayan. So ganyan lang siya mga boss. Ang purpose yan, kapag wala kayong XLR na jack tulad nitong ginamit natin nung una. So, kung wala kayong ganito, pwede naman itong mga RCA plug. Basta meron lang kayong adapter. So, tignan natin. Pre-play tayo ng music. So, ayan. Tapos, power on natin yung ating mixer. So, ayan. Ibu-volume natin. Ginggan nyo. So, ayan. So ayan siya mga boss, kung napansin nyo tumunog din siya. Na gamit natin na jack ay RCA plug. RCA plug to RCA plug. Ayan. Hindi tayo gumamit ng XLR to RCA plug. Pwedeng gamitin tong RCA plug dito sa ating mixer. Basta meron lang kayong adapter na RCA jack to PL55. Napaka-importante itong mga adapter na to mga boss. Itong RCA jack to PL55. Napaka-importante yan. Kapag meron kayong mixer, panigurado kakailanganin ninyo to. Ayan, napaka-simple lang yung connection niya mga boss. Ayan. Kung titignan nyo, ayan siya mga boss. Napaka-simple lang. Mixer output to amplifier input. Output laptop to input mixer. Ayan. Ganyan lang siya kasimple mga boss. So hanggang dito na lang tong video na to mga boss. Sana meron kayong natutunan.
Siya nga pala mga boss, sa susunod na video ang gagawin natin, tuturo ko naman sa inyo itong ating mixer. Ituturo ko sa inyo paano gamitin lahat itong mga control niya. So hanggang dito na lang itong video mga boss. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na to, please subscribe and hit the notification bell para sa susunod na mga video ang gagawin natin, manotify kayo. So maraming salamat mga boss. Initiating sound check. DJ Christian, Nivam Remix. Preparing and initiating phase test. Sound check. Bass.